Hello guys! Welcome sa channel ng BSEC33. At sa video na ito, itatalakayan natin ang isang topic sa Advanced Mathematics, which is Taylor and Maclaurin Series. Ano muna ang ibig sabihin ng Taylor Series? A Taylor Series of a function is an infinite sum of terms that are expressed in terms of function's derivatives at a single point. Ibig sabihin, isa siyang summation ng mga terms from 0 to infinity na in-express as mga derivatives ng function at a single point or value. So, ang Taylor series ay in-express as f of x is equal to summation of nth derivative. Ito yung summation natin. Summation of nth derivative of a function. So, ito yun. F derivative of a function of a since a yung ating value na gagamitin. Tapos, multiplied siya sa quantity x minus a raised to n over n factorial from 0 to infinity. So, ito yung range niya. At kapag in-expand naman natin ang summation ng terms, magiging function of x is equal to f of a or function of a plus the derivative of function of a times the quantity x minus a plus second derivative of a function of a times the quantity x minus a raised to 2 over 2 factorial plus third derivative of a function of a times the quantity x minus a raised to 3 over 3 factorial and so on. So, ano naman ang Maclaurin series? Maclaurin series is a Taylor series where a equals to 0. Pag Taylor series, kahit ano ang pwedeng maging value ng a at pag Maclaurin naman, 0 lang lagi ang value ng a. So, Maclaurin and Taylor series are used for numerical approximations. Ginagamit ang Maclaurin na Taylor series upang magtansya ng mga values ng mga function gamit ang derivatives nito na hindi ginagamit yung mismong function. So, meron tayong dito example ng Maclaurin series. So, f of x is equal to sin x at a is equal to 0. So, first term, function of a. So, ang mangyayari dyan, a is equal to 0. So, isa-substitute natin siya sa x. So, sin 0 is equal to 0. So, second term naman, derivative of function of a multiplied by x minus a. So, una muna, kunin natin yung derivative ng sin x, which is cosine x. So, after nun, isa-substitute natin yung a sa x. So, magiging cosine 0. Tapos, sa x minus a naman, di mo gagalawin yung x. So, yung a na lang yung gagalawin mo. So, magiging x minus 0. Kaya, pag sinolve yung second, magiging x siya. So, third term, second derivative of function of a multiplied by the quantity x minus a squared over 2 factorial. So, dito naman, kukunin natin yung derivative ng sin x. So, ang magiging sagot, negative sin x. So, ang mangyayari, sa substitute natin yung a is equal to 0 sa x. So, magiging negative sin 0. Tapos, yung x minus a naman, hindi natin gagalaw yung x. So, isa-substitute natin yung value ng a sa a. So, magiging negative sin 0 over 2 factorial multiplied by x minus 0 squared. So, 0 yung sagot. So, fourth term naman natin, third derivative of function of a multiplied by the quantity x minus a raised to 3 over 3 factorial. So, kunin naman natin yung derivative to second derivative. So, since negative sin x yung second derivative, pag kinuha natin derivative niya, magiging negative cosine x na. So, mangyayari, yung a, isa-substitute natin sa x. Kaya magiging negative cosine 0. Tapos yung next term naman, yung quantity x minus 0 to 3, hindi natin gagalawin yung x. Isa-substitute natin yung a equal 0 sa a. So kapag kinumpute natin yung negative cosine 0 over 3 factorial multiplied by x minus 0 raised to 3, magiging negative x cube over 3 factorial. So kapag tinuloy-tuloy natin tong pagkuha ng derivatives, ang makukuha nating sagot na Maclaurin series sa sin x ay equal sa x minus x cube over 3 factorial plus x raised to 5 over 5 factorial plus x raised to 7 over 7 factorial and so on. So, ito yung Maclaurin series. So, dito, meron naman tayong example ng Taylor series. So, gamitin ulit natin yung function kanina na sin x. So, ang value naman ng a natin ay 1. So, first term, function of a, isa-substitute natin yung 1 sa x. So, sin 1 is equal to 0.845. So, dapat naka-radian yung angle natin sa sin. So, second term, derivative of function of a multiplied by x minus a. So, ganito naman ang nangyari. Kinuha natin yung derivative ng
function, which is cosine x. At isubstitute natin dun yung 1. Tapos yung x naman na x minus a, isasubstitute natin yung 1 sa a. So, cosine 1 multiplied by x minus 1 magiging 0.5403 multiplied by x minus 1. So, third term, second derivative ng function of a multiplied by the quantity x minus a squared over 2 factorial. So, kukunin natin yung derivative ng function. So, derivative ng cosine x, negative sine x. So, isa-substitute natin yung a sa x. So, magiging negative sine 1. Tapos, yung next naman na term, hindi natin gagalawin yung x. Tapos, isa-substitute natin yung 1 sa a. So, magiging negative sine 1 over 2 factorial multiplied by the quantity x minus 1 squared. So, magiging negative 0.8415 over 2 factorial times the quantity x minus 1 squared. So, fourth term naman, third derivative of the function of a, kukunin natin yung derivative ng second derivative ng function. So, kunin natin derivative ng negative sine x, magiging negative cosine x. So, isa-substitute natin yung a sa x, so magiging negative cosine 1. Tapos, yung next term naman, yung x minus 1 raised to 3, hindi natin gagalawin yung x. Tapos, yung 1, isa-substitute natin sa a. So, magiging negative cosine 1 over 3 factorial multiplied by the quantity x minus 1 raised to 3. So, magiging negative 0.5403 over 3 factorial times x minus 1 raised to 3. So, ang magiging Taylor series natin dyan ay sin x is equal to 1 plus 0.5403 times x minus 1 minus 0.8415 over 2 factorial multiplied by the quantity x minus 1 raised to 2 minus 0.5403 over 3 factorial multiplied by the quantity of x minus 1 raised to 3 and so on. So, yun yung ating Taylor series. So, ito naman yung example sa Maclaurin series natin. So, meron tayong cosine x, e raised to 3, tsaka 1 over 1 minus x. So, kapag nag-substitute tayo ng value ng 0 sa both sides of equation, magiging equal sila or almost equal. At dito na natatapos ang ating discussion tungkol sa Maclaurin and Taylor series. Sana may natutunan kayo. Thank you.